alam naman natin, Jade, na kumbaga sa panahon ngayon, talaga napakaraming issues natin sa ating bansa. At syempre, sa mga issues na yan, palaging involved ang Commission on Human Rights. Syempre, kasi apektado tayo lahat dito. At syempre, sila gusto nilang panatilihing matatag ang ating mga taong bayan. Kaya ngayong umaga, makakasama natin si Honorable Loretta Ann Rosales, ang chairman ng Commission on Human Rights. Magandang umaga po. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, Sandro and Jane. Yes. Okay. Ma'am, siguro ang isang magandang topic na pwede natin pag-usapan ngayon ay kumbaga yung uso, yung riding in tandem. So, paano ba ang mga natin sa human rights dito? Kasi tama ba ito sa inyong palagay o mali ba na magkaroon ng riding in tandem? At syempre yung pinapagawa sa kanila na suot nila yung vest, ay yung jacket na may plate number ng kanilang mga vehicles. Unang-una, ang riding in tandem, ibig lang siguro sabihin ito, nakasakay ka sa motorsiklo. Mm-hmm. No? Kausap ko ngayon ilang mayor, sabi nilang ganun, usually yung riding in tandem, dalawang motorsiklo yan. Mm-hmm. Iba pa yung back riders. No? Yes. So, ano ibig sabihin ng riding in tandem? Wala namang masama diyan. Yan ay hindi krimen. At sa totoo lang, mga nakasakay sa motorsiklo, yung mga hindi makabili ng kotse. Yes. Diba? So, ibig sabihin, ito yung mga low-income group, middle-income group, una isa yon. So, dapat bibigyan mo ng konsiderasyon yon. Karapatan nilang bumili ng sasakyan, nakakayanin nilang makapunta sa pabrika, sa pagawaan, o sa eskwelahan. Diba? Dahil hindi naman nila kayang sumakay sa kotse, at sobra-sobra na ang traffic natin hanggang ngayon, di ba? Okay. Pangalawa, kung titingnan natin ang populasyon natin, about 35 million ang mga bumubuo ng mga kabataan katulad ninyo. Yes. No? So, ito ang mga nakikita natin nag-iiskwela, nagtatrabaho, napupunta sa mga pabrika, at saka kung saan-saan, ano, na nag-aaral. So, hindi natin ipagkakait dito sa 35 million na ito, ang karapatang pantao nila na bumili ng sasakyan na kumbenyente para sa kanila. Mm. Kaya hindi bawal ang riding in tandem at dapat igalang natin ang mga karapatang pantao nito. Ngayon, pangalawang problema, ang mga krimen dun sa mga riding in tandem. Correct. No? So, nangangahulugan, hindi ibig sabihin dahil may mga krimen na nagaganap dun sa mga taong nagra-riding in tandem, pagbabawal mo natin yan. Mm-hmm. Maaring pag-aralan natin at dapat dito tumulong ang komunidad at saka ang media, ano ba ang may tutulong natin sa ating mga kapulisan, no, at sa ating gobyerno upang sa ganun, yung mga riding in tandem, nalalagay sila sa sa risk. Yes. No, sa panganib. Itong mga yung mga suspected criminals. So, siguro doon natin makikita. Isang paraan na sabi ng isang mayor yata sa isang gobyerno, bakit hindi natin lagyan ng, tawag mo rito, plate number doon sa likuran? Yes. O pwede yun, di ba? Dahil ang mga vehicles naman natin, kailangan may plate number sila sa harap at saka sa likuran. Likod. Okay. Diba? So, ganun din. Pwede yun na mas madaling makita dahil hindi maliit. Pero yung nagbanggit na yung pangalan ng tao, sa likod, bakit may bibigay yung pangalan ng tao? Oh. Your right to privacy. You don't really have to have naman your name there. Kahit ang mga sasakyan, hindi naman kinakailangan malaman natin sino yung sino at anong pangalan ng mga taong nakasakay sa mga kotse. So, mga ganung klaseng usapin at saka guidelines ang dapat natin isaalang-alang. Saka po ito, ma'am, siguro yung safety rin ng tao at saka yung privacy nga po niya kung nakalagay yung pangalan niya sa likod. Oo, para sa akin na parang delikado rin yun, yung safety mo, parang pwede ka sundan, matatrack ka, hindi, marami silang makukuha from you. So, ang ano po doon, okay naman po, kumbaga wala naman pong nilalabag sa human rights ang paglalagay po ng plate number sa mga jacket nila or sa mga vest nila. Sa palagay. Pero, opo, pero ang paglalagay po ng pangalan, parang may panghihimasok na po doon sa privacy ng tao. Mm-hmm. So, ma'am, in connection naman po doon, gusto rin po naming malaman kung ano-ano naman po yung mga achievements ng Commission on Human Rights noong nakaraang taong 2013. Naku, marami yan. Isang buong araw tayo mag-uusap tungkol doon. Diba? Unang-una, pinag-aaralan na namin, nagbigay kami ng ulat sa bayan, nagpunta yata ang PTV doon, di ba? At pinag-aaralan na namin yung trending na kung saan mas magiging masinop ang pag-ulat namin nung mga datos, statistics, nung mga paglalabag sa karapatang pantao. Yung mga human rights violations katulad na extrajudicial killings, torture, at saka enforced disappearance. Pinakita namin na talagang nabawasan yan.
Pero ang ibig sabihin lang ng nabawasan, hindi pa yan kompleto. Yung mga resolutions, yung mga kaso namin, binigay na rin namin sa Ombudsman o di kaya sa Department of Justice. Pero ang mahalaga, magkaroon ng prosecution. So, kabahagian ng criminal justice system. At saka conviction. Ang mga, so yun ang mga nagawa namin, naayos namin din. Ang mga monitoring system namin, inaayos namin ito. At saka pumasok na kami doon sa tinatawag na business and human rights. Ito, importante ito, ha. Sapagkat sa ngayon, dapat yung mga negosyo, eh, ginagalang din lang karapatang pantao ng mga mamamayan para hindi sila sumasagabal o di kaya lumalabag sa karapatang pantao ng mga komunidad kung namumuhunan na limbawa sila. Yung mga mining industries, yung mga big businesses, infrastructure. Ito mga usapin na ito, dapat ginagalang ang karapatang pantao ng mga komunidad. Yun sa 2013. Sa 2014, binabalak naman namin na andyan na yung kwan. Because of the disaster management, pasok na ang Commission on Human Rights dito sa disaster management. At dapat dito, ito'y ini-integrate ang human rights sa local good governance na pinag-uusapan ng gobyerno ngayon, ng DILG. Ito, importante, pinapalaganap din namin ito, na kung saan ang karapatang pantao dapat pinapasok doon sa karapatan sa kalusugan, sa edukasyon, sa maayos na pagkakay, sa trabaho, sa environmental protection, at saka sa disaster, di ba? Yung disaster preparedness, lalong-lalo na ngayon na hindi natin malaman kung anong mangyayari, binabaka ang buong Mindanao at saka yung Lindol, 'di ba? Sa Bohol at saka ganun din yung Yolanda dito naman sa Eastern and Western Visayas na naganap. So, ito pinapasukan namin ngayon, kagagaling ko lang sa Bohol at kinakausap ang mga mayors upang sa ganun malaman natin ngayon. Ito po, Mama, napag-usapan niyo nga kumbaga yung mga Yolanda. So, nasan po tayo sa pagdating sa human rights po, kumbaga ng mga taong naapektuhan nga po ng mga natural disasters na na-experience natin. Alam naman natin na kumbaga talagang walang-wala sila nung time na yun. At ngayon, dahan-dahan na nga silang bumabangon. So, kamusta naman po ang tulong na yun na ipapaabot ng Commission on Human Rights para sa kanila? Yun, ang katulad nung sabi ko, nanggaling kami sa Tacloban, may cooperation kami with the Philippine National Police, no? Ito yung tinatawag na Women and Children's Protection Desk. Pinuntahan namin yon, plus yung community relations, police community relations, at saka yung human rights action officer. Yan, tatlong yan, parang human rights cluster yan. At yan, tutulungan namin para mas maging matalas yung pagtatasa at pag-iimbestiga at proteksyon ng mga children, yung mga abuses against children at saka mga women doon sa mga evacuation centers. We have about 204 evacuation centers. This was the statistics prior to Agaton. Eh, yung Agaton na yan, umusbong na naman yung mga evacuation centers, di ba? Nakita nyo. So, yan, dapat paano yung protection, dapat ma-document yan para ma-imbestiga at tiyakin natin na yung mga bata hindi sila nasa-subject sa paggagahasa o yung mga human rights violations. Ito, malaking usapin ito. At sana dapat ang media, tinitiyak natin na ma-proteksyonan ang ating mga kabataan, ang ating mga kababaihan, mga nanay, at ganun din yung mga elderly with disability, at ganun din yung mga bading, yung mga lesbiana, di ba, yung discrimination na ginagawa sa kanila. So, ito makikita mo sa maraming evacuation centers. Nanggaling lamang ako sa Bohol, doon sa Sagbayan na munisipyo, andun nakatira sa tent yung opisina ng alkalde. Kaya makikita natin, bakit wasak na wasak ang buo niyang munisipyo? Pero merong napakagandang munisipyo, yung Maribuhok na munisipyo, ang mayor dyan, si June Ibasco, ang galing-galing na nagagawa niya. Ang buong komunidad, natuturuan niya kung paanong mag-alaga ng mga manok, ng mga baboy, ng mga kambing, nakita ko lahat yan. At siya, nanalo siya nung Seal of
good housekeeping yes. ni Mayor Robredo. Tapos pumapasok naman si May si ay Mayor Robredo, Secretary. Secretary Robredo, no? Nasirang Secretary Robredo. Ngayon pumapasok naman si DILG Marojas, no? At may dagdag naman si Mar na anong tawag mo rito, preparedness, ano? At itong disaster preparedness, environmental management, peace and order, at saka yung business friendliness, at saka social protection, lahat ito papasukan namin ng karapatang pantao. Mm-hmm. Kaya dito makikita natin, dapat matindi, malapot, matatag ang relasyon ng CHR sa DILG, sa Philippine National Police, na matinong Philippine National Police, ha, yung mga human rights talaga ang kanilang kuhan, at of course, doon sa DSWD. Mm-hmm. Ayun. So, ito yung pinaplano namin ngayon. Pero para magawa namin yan, binibisita namin sila doon sa mga munisipyo mismo at doon mismo sa lugar, sa mga komunidad saan nandoon sila. Mm-hmm. Isang magandang balita po yan na talagang natutulungan din ng mga ahensya ng gobyerno, yung disaster-stricken areas, lalo na in relation po to human rights. Mm-hmm. So, ma'am, siguro po message na lang din po sa mga viewers natin para maiparating sa kanila na, ayun po, meron pong isang ahensya, meron po tayong Commission on Human Rights na handang tumulong sa kanila in case na makaranas po sila ng human rights violations. So, merong human rights regional offices all over the Philippines, no? At pwede sana tumawag lamang kayo doon, no? Sa amin, siyempre wala sa akin ang office number, pero napakadaling hanapin ito sa direktoryo at pwedeng maibigay sa inyo ito later. Siguro ng PTV, no? Pwedeng natin ibigay sa inyo. Pero importante 'yon. At saka anunsyo ko, magkakaroon ng distribution na naman ng compensation doon sa mga biktima sa karahasan ng panahon ng martial law. Ito yung magaganap sa 27 ng Enero, kaya lahat ng mga tunay na claimants dapat mag-asikaso na kayo kung andyan yung mga pangalan nyo. Pero yung mga peking claimants, babala ito na matindi ang penalty na at parusa para sa inyo kung peke kayo pero pumapasok kayo. Mm-hmm. So yun. Alright, maraming salamat sa inyo. Ngayong umaga, that was Honorable Loretta Ann Rosales, ang chairman ng Commission on Human Rights. Maraming salamat po at napunta naman po kayo dito sa amin. Maraming salamat sa Andrew and Jane. Okay. Okay.